Okay, we are back. So, magandang tanghali sa inyong lahat, mga kapatid. So, ngayong araw ay merong nagre-request sa akin na paano mag-install ng voltmeter. So, kung nakikita nyo, ay meron akong hawak na voltmeter dito na 3-in-1. Multifunction siya. Meron siyang temperature sa hangin kung mainit yung panahon or katamtaman. Meron din siyang oras itong voltmeter natin. Tapos syempre yung kanyang voltmeter. Ngayon ay meron ditong tatlong wire. Yan. So itong wire niya meron siyang green, red at black. Itong green, ito yung pinaka negative niya. Ilalagay natin ito sa negative ng battery. So, dadirect natin yan, pero hindi na tayo magpapagapang mamaya. So, mamaya makikita nyo yun. Itong red, ito naman yung pinaka main supply. Ito yung supply ng oras. So, ilalagay natin ito sa positive ng battery natin. So, nakadirect din yun para hindi nagre-reset kapag ino-off natin yung ignition. So ito naman black, ito naman yung ilalagay natin sa accessories wire. Kung saan kapag pinapatay natin yung ignition, dun lang or binubuksan, dun lang magkakaroon ng display itong voltmeter natin. Right. So dito meron akong bracket na ginawa. Ayan. So ito yung mount ng ating voltmeter. Tapos yung bracket niya ay PVC lang yan. So ginawa ko lang yan. At ganito yung isang bracket na ginawa ko. So meron akong extra na ginawa. Tapos ay ilalagay natin siya dito sa mismong side mirror niya dito sa kanan. Instead na dito ko siya ilagay dito sa baba, ilagyan ko ng tawag dito, cable tie. Dito ko na siya ilalagay. So ganyan siya. Alright, so naikabit na natin yung kanyang bracket. So kasama nitong mount ng voltmeter. So ganito nakapwesto. At ito naman yung ating voltmeter. Yan. Ganyan siya. So mas madali nating maabot yung kanyang button. Makikita natin dito yung temperature, yung oras at saka yung voltmeter. Mamaya ipapakita ko yun. So dito naman yung kanyang kable. Dito ko na siya ilulusot dito sa may butas sa bandang baba. Yan. Alright, so dito makikita nyo, tinanggal ko na yung handle cover tsaka yung head cowling. So hindi ko na ipinakita kasi madali lang naman magtanggal. Kung di nyo pa alam, meron naman akong videos sa channel ko. Pakihanap na lang. Yan. So dito ay pinagabang na natin yung wire ng voltmeter natin. So meron tayong green, red at black. So ito yung green, ito yung negative ng battery natin. Didirect natin mamaya. Tapos yung red ay ito yung positive sa battery. Direct din to. Tapos itong black, ito ay ilalagay natin sa accessories wire. So paano natin mahanap yung accessories wire? So dito meron tayong socket dito. Hanapin natin yung accessories wire. Kailangan meron ko yung test light ganito. Kung wala naman, syempre pinapanood nyo na to. Ay malalaman nyo na kung saan yung accessories wire. So dito may clamp tayo, lagay lang natin sa ground, body ground. Kailangan naka-on yung ignition. Tapos kailangan dito napin lang natin yung accessories wire, yung supply, main supply. Yan. Yun. So umilaw yung light brown na wire. So ito yung accessories wire. So ibig sabihin ito yung ating main supply. Yan. So tanggalin na natin itong test light natin. So yung black ay ilalagay natin sa accessories wire. Kung bago pa naman yung motor, sayang naman yung kanyang warranty service. So
Huwag nyo nang balatan kasi sayang yung warranty service. Tanggalin nyo na lang tong socket na to, tapos iipit nyo mismo doon sa brown na wire. Kasi ako wala na yung warranty service niya, so binalitan ko na siya. Yan, lalagay na lang natin. Lagay na natin yung black dito sa accessories wire. Tapos lagyan na lang natin ng electrical tape para mas mas safe yung ating walang magdidikit na sa mga metal. Okay, nalagyan na natin ng tape itong black na wire ng voltmeter natin. So nakalagay yan sa accessories wire. Tapos itong green, yun. So kung mapapansin nyo, mayroon akong wire dito na mas makapal sa cable ng voltmeter natin. So nilagay ko na ito sa dual horn. So kumuha tayo dito ng positive tsaka negative, naka-direct na yun sa battery natin. Okay, so ito yung gray na white na may gray, ito yung positive. So i-connect natin itong wire ng voltmeter, itong pula. Kukonek natin siya. Tapos lagyan na lang natin ng electrical tape. Okay, so naikabit na natin itong pula na wire ng voltmeter, itong positive ay sa positive din ng battery. So sunod naman itong white, ito yung plain lang, ito ay naka direct na rin sa mismong supply ng busina natin ng negative. So ilalagay na natin itong green na wire ng voltmeter. Okay, so lagyan na rin ng electrical tape. Okay, so okay na yung ating wiring sa voltmeter natin. Yan, so susubukan na natin siya at mamaya ko na ayusin pagkatapos na nating i-testing. So, testing na natin. So, ignition on. Ayan. So, ito yung oras niya. Yung voltahe ng battery natin. Tapos, yung temperature. So, mainit ngayon. Tapos, yung time niya. Ayan, long press lang natin. Tapos, 12 hours. Antayin natin. So, alas 2 na siya. Alas 2 ang oras. Tapos set natin ng 12 ay 2:12. Yan, naiset na. So try natin patayin kung magre-reset yung oras niya. Kung nag-reset, mali yung ating wiring. Right, on natin. Yun, okay na yung oras. Alright, so naikabit na natin yung wire ng voltmeter natin. So na-organize na natin. Yan, okay na.
malinis na. So kanina medyo kalat-kalat pa. Tapos kanina na-testing na natin yung voltmeter natin kung gumagana. Gumagana naman. So ngayon naka-off yung ating motor. So te-testingin natin ulit. Ayan. So ignition on. Yun, okay naman yung oras niya. So 2:35 na. Try natin sa cellphone natin kung accurate. Yun. 2:36. So di naman siya nag-reset. Okay naman yung voltmeter natin. Tapos ito naman yung kanyang voltahe. So yung voltahe niya 12 volts. Tapos try kong pigain tong preno. Yun, bumaba siya. Nag-consume siya ng battery. So ngayon try nating paandarin kung tataas yung voltahe. Dapat nasa 14 pataas to eh. Try natin i-on. Yun, tumaas. Naging 14.1. So, ibig sabihin nagkakarga yung ating battery. So, ayos yung ginawa nating voltmeter sa motor natin. So, ganun lang yung pag-wiring sa 3-in-1 multifunction voltmeter. So meron siyang air temperature sa panahon kung mainit o katamtaman or malamig. Tapos yung meron siyang oras, meron na tayong orasan kung hindi na tayo titingin sa relo natin habang naglo-long ride. Yun, meron na siyang orasan. Tapos meron pang voltmeter. So makikita natin yan kung lalo na't nagdadagdag tayo ng mga additional light sa motor natin. So, mamomonitor natin kung bumababa or nagkakarga yung battery ng motor natin. So, yun. Ganun yung pag-wiring sa 3-in-1 multifunction na voltmeter natin. So, madali lang. Accessories wire, yung black, yung red ay sa battery. So, naka-direct na yun. Tapos yung green ay negative sa battery. Naka-direct din yun. Pero dito na tayo kumuha sa dual horn natin. Sa mismong common at sa negative. So naka-direct yun. Hindi na tayo nagpagabang. Dito na tayo nag-tap ng wire. So ito yun. So yun lang. Yung pag-wiring madali lang. Kayang-kayang nyo yun. So yun lang. Maraming salamat. Sana meron kayong natutunan sa pag-wiring ng voltmeter. So yun lang mga boss. Maraming salamat ulit. God bless. Ride safe.